Hello mga boss, magandang araw po sa ating lahat. For this video mga boss, ay mag-tutorial po tayo ng how to ship a Hino 720 year model. Ang video na to ay para dun lang to sa mga gustong maging trailer, yung mga magti-trailer pa lang o sa mga wala pang experience sa mga Hino 700 trailer. Para sa inyo po tong video na to. I got broads in the lineup. Just took the lead in the final. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the bank. Legacies. At para doon naman sa mga magagaling nating mga trailer truck driver o mga veterano, itong video na to ay base lang po to sa aking karanasan. Hindi po ako eksperto, hindi po pa ako gaano magaling kasi hindi pa naman ako gaano katagal mag-drive ng trailer. Share ko lang tong base kung aking karanasan para doon sa mga bago, para matuto naman sila. Sana makatulong to sa inyo. Sana may matutunan kayo kahit konti lang. Tara mga lods, baba tayo. Babain natin mga lods. Bale ito na. Ayan, flatbed. Yung flatbed. Bale ito po yung tsura niya. Hino. Yan. So ganito yung cameo niya mga boss, to. Yan. Bali may ano yan, bali 16 gear. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nagiging 16 yan kasi mga boss, may splitter yan. Ito yung tinatawag na splitter. Low, high, low, high. Walong low, walong high. So, ngayon mga boss, ituturo ko sa'yo. Tara. Bale, yung pag-cambio niya itong mga rangkada is low. Yan, yan yan. Kapag ganyan, may sign kasi yan mga lods. Bale, dalawa yung neutral nito. Isang dito tapos sa tersera tsaka sa kwarta. Isa rin dito sa tapat ng kinta tsaka ng siksta. Makikita nyo naman yan dito boss kung asan na siya banda kasi may siya dito. Kapag kaganyan yung sign niya mga boss, naka-turtle or pagong. Nakapagong siya, ibig sabihin nakatapat yan dito sa tersera tsaka sa kwarta. Malalaman mo rin kung nakatapak dito sa kinta tsaka sa sexta kapag pinihit natin yan. Ito pala yung sinasabi nilang di karate na kambyo ng ano sa Hino. Bali ito yung sinasabi nilang di karate. Para mapunta dun sa kinta tsaka sa sexta, mag-clutch ka. Clutch. Tapos sabay palo. Yan mga boss. Paano mo malalaman na nasa kinta na tsaka sexta? Dito makikita mo mga lods, 'di ba? Kanina mga ano 'yan, nasa turtle 'yan. Ngayon nasa kuneo na, ibig sabihin nasa kuneo na siya. Nasa tapat na siya ng kinta tsaka sexta. Kaya malalaman na natin siya kung asan siya banda. 'Yan, tapat 'yan itong cambio na 'to, tapat siya ng kinta. 'Yan, kinta 'yan. Pag itinulak mo 'yan ng straight nasa kinta yan. Pag binalik mo dito, nasa sexta yan. Yan, nasa sexta yan. Neutral natin balik. Tapos ibalik natin mga lods. Papaluin mo rin papunta dito para bumalik dun sa turtle. Yon, nasa tapat na naman siya ng tersera tsaka kwarta. Ito, naka-turtle na naman ulit siya. Gano'n, di ba? So, paano nga ba gamitin yung ano sa 16 gear ng Hino? Bali ganito mga lods. Ayan, nakalo tayo ha, low. Low muna tayo kasi sa arangkada, yung ginagamit natin talaga is low.
O depende naman yun kapag ka magaling ka na iba-iba naman tayong diskarte yung mga driver eh. Isusunod-sunod lang natin kung paano siya i-ship para matuto kayo. So ito mga lods, so ayan mga lods ha, nasa tapat siya ng tercera, kwarta, kakambyo natin yung primera. So mag-start tayo sa primera low, tapos mag-clutch ka para maging high, sunod na kambyo, clutch, tapos bitaw clutch, tapos clutch, tapos low ulit dito sa segunda, pasok, yan, tapos high na naman, tapos neutral, sunod-sunod yan mga lods, tercera, tapos high na naman, i-high mo na naman tong splitter, yan, iangat mo, tapos neutral, low, tapos kwarta, kasunod, i-high mo na naman, sunod-sunod yan mga lods, tapos neutral, diretso baba, tapos palo, yan, pag palo mo, na nakatortol na siya, tapos naka-low, pasaway pasok sa kinta. Tapos i-high mo naman. Tapos neutral, sabay low. Tapos pasok, sixta. Tapos i-high mo naman. Tapos neutral, sabay low. Pasok din sibinta. Naka-low. Naka-low siya, tapos i-high mo na naman. Patapos ng high, low na naman, ipapasok mo ng itta. Tapos ng itta, low, papasok mo itta high, tapos neutral, balik ka na naman, yun, bawas na naman, hanggang sa pagbawas na naman, pababa ng pababa, ganun yan, tara. So ganun lang mga boss, ganun lang yung kadali yung ano, sabihin natin hindi naman siya gaano madali, pero kung talaga na natural lang naman talaga yan pag unang sampang pa lang sa truck, kakapain mo talaga. Pero pag medyo matagal ka na, dalawang araw, o pag nahawakan mo na talaga yung unit, makakapak mo naman yan, malalaman mo naman yan. Nahawakan mo na talaga yung unit. Bali, ganun lang mga boss kung paano siya i-cambio yung Hino 700 2020 year model. So, again, yung engineer ko pong yung tips na to ay base lang po to sa aking kakayahan, hindi po ako eksperto sa pagda-drive ng trailer kasi hindi pa naman ako gaano katagal mag-drive ng trailer. So hanggang doon lang mga boss, maraming salamat sa mga nanonood nito, sa mga hindi pa naka-subscribe mga boss, sana subscribe niyo yung YouTube channel ko para sa mga susunod na video, kung ano pong akong mai-share ay makatulong po sa ating mga magiging trailer driver or gusto pang mag trailer driver. So hindi ko na to patatagalin mga boss, hindi pa naman ako gaano ka-expert mag vlog. So salamat sa mga nanood diyan at paki-like na lang po, sa mga veterano na naman po, mag-comment na lang po kayo kung ano po ang mga kakulangan ko sa pagtuturo, sa pagtuturo ko ng tips katulad nito. So ayun, maraming salamat po sa atin lahat. God bless you all sa mga truck driver po. Maraming salamat po.